Hi guys! Welcome back ulit sa aking channel. So this time, magluluto ulit tayo ng fried rice, mga kabalen, mga foxster. So, ang mga ingredients ko for today's video, mga kabalen, then naiinip ako. So, ito mga guys, mga foxster, so bawang. Tapos, meron tayong leftover na menudo, mga kabalen. Yan, ipiprito ko muna siya. And then, yung tulad ng dati kong ginawa sa with ham, ito piprito ko. Kukuha lang po tayo ng kaunti kasi konti lang po yung ating minash na fried rice. So, ito ang mga ingredients, bawang, leftover ng menudo, and then egg po. Experiment lang po ito mga kabalen. And then, itong, yan po mga kabalen, minash ko na po yung fried rice na gagawin natin. Tapos, lagyan na lang po natin ng little bit ng garlic or onion powder for to taste and asin po. Ayan mga guys. So, let's begin. And dahan-dahan lang tayo. Hila lang natin siya. So, maglalagay po tayo ng mantika, mga kabalayan. So, yan ha. Fried rice again po. So, experiment lang po ito, guys. Kasi minsan, yung garlic powder. Ito guys, garlic powder, pero medyo wala na laman, so asin na lang po ang ano natin, tsaka konting pepper, at tsaka maghanap tayo ng basta doon. Anyway, yan, hinahin muna natin yung apoy mga kabarin. So ito, gigisa ko na siya. Nainip lang tayo kaya ito. So, inuna ko na po yung bawang mga kabalan. Kasi hindi ko masyado dinudulok yung hindi naman dulok sa Tagalog, hindi naman yung brown na brown para hindi po mawala yung sustansya ng bawang ho. So, konti lang po, light lang po siya, kaya kailangan ganun lang po yung niluluto ko, hindi ko paka sunog po yung bawang po mga kabalan. So, yan. Tapos, susunod ko na po yung aking tikna. Aking fried rice mga kabalen. So ilalagay ko na po siya. Tamang brown lang po yung nilalagay ko sa pagbawang. So, hindi ko masyado sinusunog yung bawang para masarap po siya. Anyway, makagalin, kukunin ko na yung pamintang konti at saka asin po, no? Ganyan ko na, para to taste lang po siya. Ito guys, lalagyan ko muna ng paminta at saka asin. So, para masarap siya.
bago ko ilalagay yung leftover ko ng menudo na pinagsisira-piraso ko na. Tsaka paminta po. Minsan, naglalagay po ako ng ginisa flavor or minsan garlic powder. So, ito po, yung ginisa. Hindi, yung mga sobra-sobra. Ay, sobra. Ito po, ah. Ito na. Haluin ko muna ho. Para masarap. Bawang ko. So, sinarado ko muna kasi medyo natulog yung bawang sa ilalim. So, pinatay ko muna yung apoy. Talagyan ko muna ng konti-konti lang po ng ganisa ako. Para masarap tapos lagyan ko po ng asin. Ayan. Para masarap po lang siya. To taste lang po siya. Minsan kasi pa nagluluto ako medyo alat, minsan matabang ko. So, ito na. Lalagay ko na yung mga leftover ng menudo. Dali lang po.